whether it's the old world in-store or the new world now na online, meron pa rin impulsive buying, meron pa rin unnecessary spending. Hindi po nagkaroon ng impulsive buying dahil merong online. Dinala lang po sa digital form yung maling pamimili natin o tamang paggastos natin. Problema mo? Idulog natin sa eksperto. Expert to the rescue! Hindi man tayo makalabas ng bahay para mag-ikot-ikot sa mall, meron namang virtual window shopping. Naku, dito hindi ka nahihirapan, hindi nang sumasakit ang mga binti mo, da ang sasakit lang hintuturo, kaka-swipe up ng swipe up na ganyan. Diba? Eh, sabi kasi, minsan pantanggal daw ng pagkainip, minsan pang aliw-aliw din sa sarili, pero pantanggal din daw ng stress. Pero nakaka-stress din naman pag nandyan na ang delivery. Ayan, gastos. Ayan. Pero di bale, sabi natin, di bale, maliit na bagay lang ito. Diba? Pero cash on delivery naman. May pambayad naman ako kahit papano. Diba? Eh, ang tawag dyan ay impulsive or buying online. E paano nga ba natin ito mapipigilan? Ito na, kailangan natin ng saklolo! Kasama natin lang sa ating expert to the rescue via Zoom si Mr. Armand Bengko, ang isang financial literacy advisor. Welcome to Happy Night, Sir Armand. Hi, Armand. Maraming salamat sa pag-imbita niyo. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig, tagapanood natin. So bakit nga ba tayo nag-i-enjoy sa shopping? Well, online shopping. At babae lang ba o pati o pareho lang ba ang statistics ng mahilig mag-shopping online, babae at lalaki? Well, sa munting limitadong pag-aaral natin, lalo na dito sa Pilipinas, walang inaalam na kasarian, kinikilalang kasarian, miski na edad, yung nag-online shopping. In fact, yung mga bata, mas nauna pa sa atin bumili online, lalo na yung mga sanay na mga mobile games, yung mga online games. Baka lingid sa kaalaman ng mga magulang, meron ding mga transaction na nangyayari ron. Bumibili sila ng, lalo na yung mga laro na may mga labanan, may binibili sila mga panlaban, may binibili sila mga costume. Tapos ngayon, ang Pilipino na rin, babae o lalaki, nag-e-enjoy na sa window shopping. Yung tanong, bakit ba nag-e-enjoy sa window shopping? Sa maraming dahilan. Unang-una, Manong Winnie, May, di ba noon, lalo na pag mag-asawa, nagsa-shopping sa mall? Akala natin nag-e-enjoy lang si Mrs. Tapos si Mrs. Nagagalit, naiinit. Kaya akala nyo, yung lalaki, hindi siya nag-e-enjoy sa shopping. Bakit? Naiinis pa nagsa-shopping sila noong araw pag pumupunta sa mall. Kasi ang tagal bumili, di ba? Sunod siya sa misis niya, sa commander niya. Uh-oh. Pag bumili, ang dami mong bibit-bitin. Di ba? Tapos ang tagal mag-decide. Wala yan sa online shopping. Wala yan yung tututok ka, pipila ka, sunod ka kay commander, marami kayong bit-bit. Wala yan sa online shopping. Dinideliver kasi. Para sa akin, yan yung nung nagtanong kami, meron akong tinulungang mga estudyante, ang thesis nila, online store. Yan yung lumabas na number one na kung bakit sila nag-online shopping. Yung mga pagbibit-bit. Ha? Hindi na kailangan. Hindi, wala na. Talagang wala. At saka yung walking din siguro, Armand, kasi nakakapagod din naman to go from one store to another, right? Yes. Oo. Tapos yung iba, nakakatawa, yun yung number one eh, yung wala raw binibit-bit. Tapos yung mga sumunod na, not in a particular order, yung iba raw, hindi sila nakikita kapag sila namimili. Ha? Halimbawa celebrity siguro. Kailangan dumung, hindi ka dudumung. Hindi, paano hindi makikita? Eh, meron namang information, may data kang itaw para mag-register. Siguro. Mag-register. Dalawa yan, di ba? Online, tsaka yung in-store, yung pumupunta tayo sa department store. Mm-mm. Pumunta
sa department store, yung gawain natin noong araw, pumupunta tayo, tapos nakita natin yung kapitbahay natin. Diba? And nakikita, binibili mo yung teke doon sa Tiangge. Kimari ba? O kaya yung bahay mo eh. Diba? O kaya yung may utang sa'yo. Binibili ng sa-shopping, eh, hindi pa nagbabayad sa'yo. Oo. So, yung pag nagsa-shopping ka, yes, the application knows you. Mas marami pa nga sila yatang alam sa'yo kaysa yung pamahalaan eh. Dahil alam nila kung paano ka gumastos, saan ang address mo, anong oras, ano ang mga hilig mo, no? So, yun, isang issue yun na paborable kung bakit nag-online shopping. Yung isa, dati, kaya hindi pa malakas yung online shopping noong araw bago mag-pandemic, di ba, Manang Mini, Manang May, yung damit. Ayoko na mag-online shopping, hindi ko muna nasusukat bago ibabalik. Napalitan yun, Winnie, tsaka May. Na? Kasi pwede, lalo na yung mga lihiti mo na online stores. Pwede kang bumili, pwede mong ibalik. Kaya yun ang mga isang mga babala natin kung tatanungin nyo saan ba safe mamili. Tingnan nyo yung reputable na online website o online shopping app. Tingnan nyo yung privacy, tingnan nyo rin yung return policy nila. Return policy nila. Eh, yung mga iba, eto, ewan ko kung may aamin dyan sa mga nagko-comment sa inyo, o order ng 5 pirasong damit. Atin lahat. Susukatin. Magse-selfie. Ipopost. Tapos tatawag ulit dun sa online store. Ibinabalik ko na yung 3, hindi kasha sa akin. Pero nakapag-selfie na, nakapag-OOTD na sa mga social media. So, yung naayos, yung return policy, yan, nakadagdag yan sa paglakas ng online stores. Sa experience ko, hindi efficient yung return policy. At saka yung maling pinadala sa in-order mo. Minsan yun din yung disadvantage kasi parang ang hirap magbalik. Like, unlike before, na pag meron kang gustong ibalik sa department store, basta meron ka ng resibo, bunta ka doon. Pwede mong papalitan mabilis. Eh ngayon, parang ang dami po pang pagdadaanan bago mo maibalik o bago mapalitan yung item, di ba? Kaya, check nyo po yung mga return policy ng mga online stores, online shopping stores. Yung ano naman yung nakasanayan natin in the old physical world, dinadala lang dito sa digital world, online shopping. Mga ibang dahilan pa para dahil nag-e-enjoy sila, ano yung gusto nila sa online shopping. Walang crowd, walang pila. Tapos, nag-e-evolve yung online store or online shopping app. Yung kaninang binabanggit nyo bago nag-break, yung hilig mo, Winnie, May, at yung mga taga-panood, taga-pakinig natin, pag minsan kayong bumili ng isang bagay, aba, hilig ka pala, Ma'am Winnie, sa mga gamit sa bahay, pansinin mo, ang mga una mong nakikita lagi, yung internet. Silang AI, artificial intelligence, or sistema na na-automate na nila. Ang unang perfect niyan, yung Amazon.com. Bilihan lang sila ng libro. Kung anong libro yung binili mo, ayan, asahan mo, yung mga tema ng mga libro na yon, lahat. Sunod-sunod na, bibigay na sa'yo lahat, diba? Talagang tinetempt ka. No, they know the customer. They know already kung ano mga hilig mo, gamit pang bahay. Bili ako ng knee brace dahil meron akong diferensya sa likod. Knee brace, yung para sa tuhod. Alam mo, ang sumunod na pinakita sa akin, ito, itong inuupuan ko. Yung gel. Yung parang cushion para upuan. Kasi, sinan na nila, laging for physical comfort or support ang binibili. Eh, ito,
hindi ko naman alam to, hindi ko naman alam na meron palang ganito o makakabuti sa akin, hindi ko siya sinearch, binandera kagad sa atin. Pagkabukas mo nung app, ayan na kagad ang nakita. Naenganyo na ako ngayon, bilhin. Kaya nag-de-develop talaga yung systematic programming ng mga shopping site or shopping apps. Kaya, ayan, enjoy na enjoy tayo. Di ba nung araw, Ma'am Winnie, Ma'am May, pag nasa sales lady ka, nagtatanong ka sa sales lady sa loob ng mall, meron pa kayo ibang kulay? Meron pa kayong ibang mall? Ibang model? Style. Oo. Yung shopping app, hindi mo pa tinatanong, binibigay na nila sa'yo. Ayan, oh, ayan. So talagang enjoy ka. At last but not the least, bakit enjoy? Magdudot-dot, sabi nga ni Ma'am Winnie. Dut-duter. Yung mag-add to cart ka pa lang. Yung add to cart, yan ang susi eh, sa online shopping. Nag-add to cart ka pa lang, Ma'am May, parang akala mo nabili mo na. Yung unang level of satisfaction na nakuha mo. Anong tawag doon? Sina-check out. Oo. Pinapa-deliver. Dahil na-add to cart mo na, the level of satisfaction na namimili, okay na. Oo. Kumbaga, na-quench ng kahit paano ang thirst mo sa... ang mundo. Pag nag-quench ng mamini, di ba? Ang daming nilalagay doon sa cart. Di ba? That alone, naaalala ko noon, nung bata ako, that alone, miskin na alam ko yung nanay ko, itatanggalin niya pagdating sa cashier yung mga pinaglalagay ko doon sa cart. Ako, nung bata ako, nasatisfy na yung urge ko na bumili ng bumili, maglagay doon sa cart. Yan ang epekto din sa add to cart dyan sa mga shopping apps na yan or website na may shopping, may add to cart facility. So, malaking bagay yun. Nakakadagdag doon sa fulfillment na nararamdaman kapag nagbumibili whether or online. Oo, Arman, it's one factor lang yung fulfillment, pero minsan kasi sumusobra ka na ng pag-check out at saka yung add to cart mo ng add to cart yan, may notif yan na pending, may pending orders ka daw o kaya meron akong na-receive na stocks will run out soon, you better go check your cart, may ganyan o kaya meron pang promo na may promo na merong discount pag binili mo ngayon sa mabalikan mo ngayon yung cart mo. Eh kaso sa panahon ng pandemya na tagipit, parang ay, hindi lang. Yata hindi yata advisable na mag-add to cart at check out na madalas na hindi mo na pinag-iisipan, di ba? Yes. So papaano pipigilan ang urge? No. Kaya siguro rightly or wrongly, meron mga nagsasabi, may nagugutom ba? Kailangan ba ng community pantry? Kasi, banggitin na natin, the Lazadas, the Shoppies of this world, even yung abroad, even Alibaba, they're getting business, they're getting sales. Yes, a lot. Sa Pilipinas, sa Pilipino, na kailangan ng community pantry para sa mga pangunahing pangangailangan. Pero, ang taas ng negosyo. Ako po mismo nagsubok mag-online selling dahil sa nandun eh, nakikita mo talaga it is something new, something of a necessity kasi hindi ka makalabas eh. Tapos, but is it, hold on Arman, is it really a necessity? Because sometimes yung mga trinkets, hindi naman yan necessity. Meron kasi, di ba, groceries din. Oh, yeah, I know. Online. But there are cases na makakita ka ng clip. makakita ka ng maliliit na bagay na sinasabi. Yung sinabi mo kanina, May, na mura lang naman ito. Diba? Pero pag tinuwenta mo, ang dapat discouraging factor doon,
mura yung item, pag dinagdag yung delivery charge, nagmamahal rin. At oo, isa lang siya. Halos 100% yung dagdag, di ba? So, paano yung, kailangan siguro mag-isip muna tayo kung kailangan natin itong mga bagay na ito bago tayo mag-click ng click, no, Arman? Before you click. Na necessity. Dahil po sa sitwasyon na pipilitan tayo to really consider buying online. Whether it's the old world in store or the new world now na online, meron pa rin impulsive buying, meron pa rin unnecessary spending. Hindi po nagkaroon ng impulsive buying dahil merong online. Dinala lang po sa digital form yung maling pamimili natin o tamang paggastos natin. Hindi po may sala yung pagkakaroon ng online. Kung ikaw talaga ay burara, mayroong isang tao na burara, walang online selling, burara sa paggastos, sa in-store, ganun pa rin po siya. Kaya yung mga masinot sa pamimili noong araw, malamang masinop din sila sa pamimili via online. Ngayon, yung iba, bakit ba talagang nagkakaproblema whether online or in-store physical sa paggastos? Kasi meron na pong pag-aaral ginawa sa abroad. Ewan ko kung supportado yun kasi pag-aaral yun na ginawa ng mga retail stores. May tinatawag, Ma'am Winnie, di ba? Retail therapy. Nako, ngayon ko lang narinig yan. Sino makikinabang sa retail therapy? Di ba yung sinasabi nila, ay, na-stress ako, pinagalitan ako ng amo ko, ay, makadaan nga muna sa mall. Oh. Ang stress, retail therapy, malungkot. Pang stress relief. Mati, pupunta yan sa mall. Magtitingin ng mga damit, magsusuot-suot, magti-fit-fit, di ba? Yung, ito, nawalan na ng trabaho. Di siyempre, stress na stress. Yung lalaki, yung padre at pamilya, pumunta pa doon sa malaking hardware store eh. Katatanggal na lang ng trabaho ha. Kasi nga, retail therapy, kahit papano, nakakatanggal daw ng stress. Ngayon, doon sa pag-aaral na yon, bakit nakakatanggal ng stress yung pag-shopping online or in-store? Kasi yung immediate happiness na pag nakokontrol mo ang mga bagay. Buying things is a form of controlling. Ma'am Winnie, Ma'am May. Diba? Bibilin ko to. Tingnan mo nga. Yung the mere fact nag-decide ka, bibili ka, it's a form of controlling. Yun yung nagpapatanggal sa stress. Natanggal na nga sa trabaho, biro mo, pumunta pa ng hardware store. Sa panahon kasi nga ngayon, hindi dapat nga tayo, di ba, maging bulagsak sa pera. So, paano nga ba natin iiwasan itong mga pagbili ng pagbili? Pag siguro wala ka nang maibili. Walang pambili. Minsan kayo, di ba, parang ano lang yan, cellphone, di ba? Wala pang kain pero may panload. May panload. Yes. Well, alam naman natin yung kasabihan. Anything that is too much, nakakasama. Punta tayo sa isang magandang halimbawa, alak. Oh, hindi naman yan illegal, di ba? Hindi naman immoral. Pero pag nagiging sobra, kaya nga laging pinapaalala, drink in moderation. Di ba? Advertisement, drink in moderation. Responsibly. Then, ang shopping, be a responsible, planned spender. Be patient. Kapag nagsaswipe up. Ayan. Kung yung tanong nyo, paano ba may iwasan? Yun ba yung kanina? Opo. Iwasan. Well, unang-una, ischedule nyo po. Ischedule nyo. Hindi yung katulad ng ugalian ngayon. Kasi, Ma'am Winnie, Ma'am May, at mga tagapanood natin, umamin man yung karamihan sa atin o hindi. 8 to 10 hours a day nakatapat po ang tao sa screen. 8 to 10 hours a day. Lalo na ang Pilipino.
Imagine, nagtatrabaho, nakabukas lagi cellphone, kaya nga na hindi na po nauso yung charger eh. Bakit? Yung charger, yung portable charger. Oo. Lagi na power bank. Power bank. Kasi lagi na nakadikit ang cellphone dun sa main charger. Kasi lagi na bukas. Lagi na siyang katabi. Oh, ano po yan? Totoo po yan. Bumaba ang sales ng power bank kasi hindi na lumalabas sa mga tao. Daladala power bank. Nasa bahay na, nakadikit na lagi ito. 8 hours a day nakatingin sa screen. 8 hours a day. Eh, pag minsan, konting inip lang, buksan nga itong Lazada. Tumunog, sabi ni Mamini, Shopee! Uy! Si Shopee. Ha? Promo. So, limitahan natin ang ating cellphone or tawag dito, pagtingin sa mga gadget. Magteleradyo na lang kayo. Oo, okay, mag-iWant. Yeah. Pero iWant online. Hindi, meron pala sa laptop. Ayun, di ba? Walang pinagkaiba yan dun sa napasama, napasobra na sa kakainom, eh pumupunta pa sa mga lugar ng inuman. Diba? Yun din yan eh. So, kung nagiging irresponsible, uncontrollable na yung paggastos mo, limitahin mo or Alam ninyo, Arman, May, mas maganda rin namang isipin, wag tayong ano, kasi greed na yan eh, na namamayani. I want to have it all. I want this. I want that. Siguro imbis na sabihin natin na I want, do you ask yourself, do you need this? Kasi yun, ako ano rin eh, pagka na-tempt ako na mag-add to cart o mag-click, iniisip ko muna, kailangan ko ba to? Magagamit ko ba to in the next 10 days? Magagamit ko ba to pag long term? Niya? Oo, 'di ba? Kailangan ko ba ito? 'Di ba? Ako ina-add to cart ko lang, hindi agad ako nag-check out. Mm-hmm. 'Di ba? Para lang masatisfy ko, saka hindi na mag-search ulit. Kailangan ko, saka ako iisipin. Tama ba? Tama po 'yun. Pero may isang dagdag ba, Mwini? Naalala mo, baka nakalimutan mo na yun, pero bata ka pa, naalala mo na siguro yung nag-umagang kay Ganda pag pumupunta ko noon sa station, di ba? Yan yung needs, tsaka what. Ito, dahil talagang there is a deluge, ang pwede ka talagang ora-ora may mag-deliver sa'yo eh, kung naging burara ka sa pamimili. Nagkaroon kasi maliit lang naman po itong tinitirhan namin. Itong mansyon, di ba? Meron po kaming, ito lang, itong pandemic ko lang talagang at pinaractice at binabahagi ngayon kapag nagbibigay tayo ng advice. Ito na sa pamimili, sa paggastos. Yung sinasabi kong SGT before buying. Ano yung SGT? SGT, Sierra Golf Tango. Mm-mm. Bago ako merong biling, bagong baro, bagong relo, bagong sombrero, bagong patos. Diba? Usually yan, yung mga consumer goods. Yes. Bago ako merong biling, dapat meron munang SGT. Ito, kaya ko naisip dahil napakalimitado ng aming lugar. Dapat bago ako merong biling bago, meron akong binenta, sell, na gamit. Meron akong pinamigay, give, or kung wala nang halaga, throw. Sell, give, throw before I buy another thing. Kasi hindi, wala na po kong paglalagyan dito sa bahay. Kaya bago ako bumili ng bagong sapatos, kung bibili man ako, dapat meron ako naibenta, napamigay, o naitapon na. Yan. Give or throw. Para hindi umabot sa throw. Pero hindi dapat 1:1. Oh? Kasi hindi dapat 1:1. Halimbawa, one item, tapos pwede ka bumili. Kasi tayo, aminin natin, maraming sapatos, maraming damit. Diba? inaka-isa ka lang eh, tapos bumili ka ulit. Eh, parang pareho lang. Correct. But just the same, me conscious now, kasi limitado lang ang lalagyan ko ng damit. Kahit anong
turo sa atin mamwini ni Marie Kondo ng pag-ayos nung t-shirt, di ba raw, para magkasa. Is sale yung t-shirt. Sale eh. Tawag dito, kung marami pa naman, di wag na muna. Kung hindi mo naman kailangan, wag na muna. Just save that money. Kahit na sabihin mo, 150 lang naman yan, 200 lang naman. Saan ba nagsisimula ang 1,000? Diba? Diba? So, kailangan natin ngayon na mag-ipon, mag-sinop. Itong biglang pag-lockdown natin, ang dami-dami itinuro sa atin na pahalagahan kung ano ang meron tayo at ang kahalagahan ng pagsisinop. Naku, Armand, ang dami mo namang ishinare sa amin. Ha? Maraming salamat sa iyo. FGT. Sell, give, or throw. Before buying. Thank you. Thank you, Armand. You.